pinakamagandang umaga, magandang gabi. Hindi ko alam kung gabi yung araw mo ito papanoorin, pero maganda. Magandang araw sa iyo. At ang pag-uusapan natin ngayon, guys, sobrang tagal kong hindi nag-vlog. Sit-in vlog. Sobrang tagal kong hindi nag-sit-in vlog. Siguro mga last year pa yun. Mga 7 months pala. 7 months ago. Nakita ko na nung nag-upload ako kahapon. 7 months ago yung huli kong sit-in vlog. And yun nga, pinag-usapan natin yung mga church requirements ng wedding. And ngayon, kasal na kami. At ang ipavlog ko na lang, ikukwento ko na lang sa inyo, ay bibigyan ko ng review ang aking wedding gown. Nakikita nyo naman sa title and sa thumbnail, nakikita nyo ayan, super affordable wedding gown or wedding dress. At ito yung aking sinuot nung aking kasal last June. As in, super, super affordable niya mga sis. Less than 10,000 pesos. Wow! Less than 10,000 pesos lang ang binayad ko sa aking wedding gown. At malalaman nyo sa video na ito kung magkano talaga ang halaga ng aking wedding gown. Kasi nung mga nung araw na kasal ko, akala nilang mahal-mahal ang mga wedding ko. Mga 40,000, 50,000. Siyempre, pero sa aming mga middle class, o mga lower middle class. May lower middle class ba? Basta sa aming mga hindi mayayaman, mahal na yung mga 40,000, 50,000. Ganyan. Siyempre, hindi naman kami milyonaryo, kaya hindi naman super million-million yung gown. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang price o presyo ng aking wedding gown. At alam ko na medyo maraming mga soon-to-be bride na naghahanap ng affordable wedding gown. Saan ba makakakita? Saan ba makakabili? Saan makakapagpatahi ng maganda pero murang wedding gown? So, nakikita nyo sa picture na to. Ayan, ayan, ayan. Yung mga picture na yan, yung aking wedding gown. Actually, dalawa yung gown na sinuot ko sa kasal ko. Isang for ceremony gown, which is yung sinuot ko sa simbahan. At yung isa ay yung aking reception gown, which is yung sinuot ko, obviously, sa reception after ng ceremony. Yun yung dalawang wedding gown ko, which is ang dalawang gown na yon is for only 10,000 pesos, Wow! 10,000 pesos lang. 10,000 pesos and 10,500 pesos lang. Wow! Combined na yung price nung dalawang wedding gown na to. At saan ko ba napili o napatahi, napagawa ang aking wedding gown? Ikukwento ko yan sa inyo. Pero backstory muna tayo, guys, no? Backstory muna tayo. Dati talaga, before pandemic, since 2019 pa kami engaged, Ang asawa ko na ngayon. 2019 kami engaged. And dati nung mga unang-unang mga plano pa lang namin. Siyempre, first time bride. May second time bride. Meron. Pero, siyempre, ano, kakasal ako. And first time ko may experience makasal. At sana wala na pangalawang beses. Unless, ano yun? Yung renewal of vows. Yun, pwede yun. So, since first time kong ikakasal, first time experience ko maging bride. Talagang dati sabi ko, hala, gusto ko ng ano, ng magandang gown, mga pang princess, yung mga mahal, mga designer gowns, mga ganyan. Siyempre, may nakikita ka, diba, sa mga Facebook, sa internet, mga local brands, local designer, talagang Vonga. Vonga dai ang kanilang mga designer. I mean, mga wedding gown. Design ng mga wedding gown sila. Ang ganda talaga, pang princess talaga. Siyempre, yun naman talaga yung mga gusto ng babae. Sabi nga nila, wedding is for girls. Wedding is for women and lady and whatever. Basta ang wedding ay para sa mga babae. Which is, I totally agree. Pero siyempre, para rin siya sa mga lalaki. Pero more on lahat ng decision making, lahat ng, you know, idea mo sa wedding mo, lahat yan, syempre sa babae manggagaling. Kasi isang basis ka lang ikakasal and lahat, halos lahat karamihan ng mga lalaki gusto nila na ibigay yung ideal or pangarap na wedding para sa kanilang mga mababang asawa. So dati ang gusto ko talaga is, alam, gusto ko yung mga princess na gown, yung mga mamahaling gown. So nag-set na ako ng budget ng mga 40,000 to 50,000. Syempre mahal na sa amin, hindi naman kami mayaman eh. So mga 50,000 na gown, mahal na talaga yun sa amin.
Dati yon, bago mag-pandemic, pre-pandemic. Pero nung nag-pandemic na last year, 2020, syempre, nasa kalagitnaan pa rin kami ng wedding plans. So, nagbago lahat. As in, nag-crush lahat. Lahat ng budgeting, lahat ng suppliers, na iba, lahat ng targeted suppliers namin, iniba ko na. Kasi depende yun, depende talaga yun sa presyo. At syempre, nung nag-pandemic, may trabaho pa rin naman kami. Thank God, hindi kami nawala ng trabaho. Pero syempre, kailangan namin magtipid as much as possible kasi hindi namin alam kung hanggang kailan yung pandemic. And at the same time, ayaw ni Martin na, alam mo yun, yung super intimate na yung kami dalawa lang. Ako kasi okay ako dun sa kami dalawa lang. Pero kasi siya, gusto niya ibigay yung ideal wedding sa akin. At dun, alam mo yun, kasama yung mga family namin kasi celebrate. So, ang ginawa namin is intimate lang din, pero hindi naman siya super intimate na dalawa lang kayo or 10 lang kayo sa family na attend. So, ang ginawa namin is nasa 100 guests. Pero on the day, nasa less than 100 yung total na umattend yung guests namin. So, going back, nalalayo na tayo sa wedding gown. Going back, ayun nga, nag-pandemic, so nag-decide kami na mag-cut down ng mga gagastusin namin. So, sa lahat ng mga suppliers namin, nagagastusin namin, na-realize ko na pwede kaming makatipid sa damit. Actually, sa damit na gagamit, hindi lang sa damit ko, pati sa damit ng groom ko, nakatipid talaga kami. So, super nakatipid kami. Kasi dati, ang plano ko is magpapatahi kami ng gown at saka ng suit niya. Pero ang nangyari, bumili na lang kami sa Mega Mall ng suit ng groom ko na ano na, as in, tero na lahat mula ulo hanggang paa. Binili lang kami sa department store, which is sale. Guys, sale namin nabili. As in, wow! Siguro yung coat and pants niya dahil sale siya. Hindi ko alam kung 50% or 30% sale. Basta yung suit niya at saka yung pants, umabot lang ng 2,000 pesos pair na yon. Wow! At bumili lang kami ng pang-inner na white niya kasi kailangan niya rin ng extra. So, bumili kami ng dalawa. And saka ng sapatos, yun lang. Saka yung mga necktie, yung mga cufflinks, yun lang yung binili namin na separate. Pero yung pinakang coat and pants niya, 2,000 pesos lang yung inabot nun. At ito, kung nakikita nyo, yan ang outfit ng aking asawa ng aming kasal. For only 2,000 pesos, meron na siyang coat and tie. Siyempre, iba na yung price ng inner kasi yung inner nun di naman nakasale. So, medyo pricey siya. Parang 1,200 or 1,300 yung inner. Pero sa department store lang din. Pero compare sa magpapatahi kami dapat na original plan namin ng kanyang suit, nakatipid kami ng at least 5,000 or 5 to 6,000 pesos. Kasi wow! Kung ito total natin yung damit niya lang, hindi kasama yung sapatos, mga nasa ano lang yung 3,500 or 4,500. O diba? Sa presyo ng less than 5,000 pesos, meron ng suit yung groom ko na maganda naman, presentable at gusto pa niya yung kulay. At the same time, magagamit niya sa ibang occasion. Kasi yung iba, pag magpapatahi ka ng suit, parang medyo formal na talaga na kasi hindi mo naman magagamit sa ibang kasal, ibang ano yun, sa ibang occasion. Kasi alam mo, isuot mo yun, baka kala nila talagang super, ikaw yung ikakasalagawan mo pa na eksena yung groom, diba? So yun yung pinili namin, yung magagamit niya din after ng kasal lab. So ito na nga ang highlight, ang pinahang topic ng aking vlog for today. Medyo magulo yung kukwento ko kasi na-excite ako magkwento. So, itong aking gown. Ayan, ang aking wedding gown on my wedding day. Kung titignan nyo siya, very minimalist, sobrang simple lang talaga niya. Sobrang simple lang design. Walang mga beads, walang mga kung anek-anek na kumikintab-kintab. Walang ganon. Kasi after nung nag-pandemic, yun talaga yung goal ko. Ay, gusto ko minimalist lang. Gusto ko yung simple lang pero classy. Simple pero mukhang mahal. Mura lang pero mukhang mahal. Ganyan. So, una ko nakita, hindi ko alam kung nakita niya rin to sa Facebook or nabalita, ganyan, or sa Instagram ni Cheska Kramer, ay yung kapatid ni Doug Kramer ay nagpakasal, which is ito yon, ito yung mismong article na yon. So, dyan, sa article na yan, sinabi kung sino yung tumahi ng kanyang gown. Hindi ko alam pala kung sa article na yan or sa post nung kapatid ni Doug Kramer, sinabi niya kung sino yung tumahi ng gown niya, which is taga-Kainta lang. Sabi ko, uy, malapit sa amin to, bakit hindi ko i-try? Kasi sabi niya, yung wedding gown niya na yan is for only 4,000 pesos. Nung time na yan ha, 2019 pa yan guys.
2019 ba? 2020? 2020 pala yan. No, ano yan? 4,000 pesos. Yung minimalist gown na yan. Diba? Ang ganda. Ang lakas makasosyal, ang lakas makayaman, lakas makaelegante. So sabi ko, sige, tatry ko tong designer na to. So sinerch ko siya. Nalaman ko na malapit lang siya dito sa amin. So sabi ko sa fiance ko pa lang noon, na asawa ko na ngayon, sabi ko sa kanya, try natin to, ano, magpapa... ano ako, ayun, magpapabook, tignan ko yung design niya, kung magkano yung rate, kung kaya ba niya yung design na gusto ko, ganyan. Kasi nga, sikat na sikat siya sa, ano eh, sikat na sikat siya sa mga groups ng mga bride-to-be tungkol sa mga bra, ano, minimalist gowns and cheap, but cheap and affordable wedding gowns, sikat na sikat siya doon. So, tinay ko siyang i-message sa kanyang, ano yun, Facebook page, which is ayan, ang kanyang Facebook page, Dante de Perosa Couture. Ano yan, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, pwede mag-inquire ng wedding gown, ganito, ganito. So, hiningin niya sa akin, ano bang design yung ideal mo, ganito, ganyan. So, nagbigay ako ng nag-send ako ng picture ng peg ko. Kasi dun sa mga nag-review sa kanya, meron siyang isang ginawang wedding gown na talagang nagustuhan ko. Yun talaga yung pinagaya ko. Kay Chloe ba yung pinagayahan ko? Claudine. Basta something na gano'n yung pangalan. Sabi ko, gusto ko ganito yung, ganito yung itsura, ganyan-ganyan lang. So, super simple lang niya. Pero ang ganda-ganda na, very elegant, very classy. So, sabi niya, sige, ito yung gagawin ko. Pinag-drawing-drawing niya pa ako doon. Dinesign-design niya pa ako ng mga design. Ito na lang. Tapos, syempre, sukat-sukat na yung mga measurements ng katawan, ganyan. So, ito na nga. Sabi ko sa kanya, okay, sige. So, magkano naman yung total lang ganyang gown? Kasi, syempre, ang expected ko, mga, hindi naman siya yung mga mamahaling gown. Simple lang yung mga design. Wala naman mga beads. So, sabi ko, magkano yan? Expected ko kasi mga 20, 25, mga ganun at least. Girl, ang sabi niya. Sige, girl, ibigay ko na to sa'yo ng 7,000 peso. Wow! What? 7,000 pesos? So sabi talaga nung mata ko, nagka-ching-ka-ching talaga yung mata ko nung narinig ko yung 7,000 pesos. Tapos pinaulit ko pa sa kanya, sabi ko, ano, magkano yung gown? Sabi niya, 7,000 pesos. As in, ganitong-ganito yung itsura, tapos 7,000 lang, ganyan-ganyan. Sabi niya, oo, sabi niya, sige. Tapos mag-down payment ka lang, dear. Sabi niya, mag-down payment ka lang, dear, ng 50%. Tapos yung the rest na balance mo na 50% on the day na pag-pick up mo na ng gown. Sabi ko, oh sige, walang problema kasi 3,500 lang naman yung half ng 7,000. So nagbayad ako ng 3,500, binigyan nila ako ng receipt, tapos nag-set sila ng appointment for my first fitting April 8 pa or April 18. Basta first or second week ng April. Pero nagpa-measurement ako noon December. Last week ng December, bago mag-New Year. So, mga few months, mga 2 months, 3 months pa bago yung first fitting ko. So, after yung first fitting ko, bumalik kami sa kanya. Actually, lumipat na sila ng office noon sa, ano na sila, sa Taytay. So, lalagay ko na lang yung bagong address nila sa description box below just in case na gusto nyo mag-inquire. So, ito yung picture ng aking first fitting. As in, ayan. Ano, sobrang ano pa lang yan. Halos gawa na yung mismong gown. Ang kulang na lang dyan is yung zipper sa likod. Kasi kailangan niyang walaman kung nag-gain ako ng weight or kung nag-loss ako ng weight. Kasi para sakto lang yung pinakang measurement niya pag sinara, di ba? Hindi malalaglag, hindi masikip, makakahinga ka pa din. Kasi June pa eh, April, tapos June pa yung kasal ko. So, ito yung first fitting namin, ayan. Medyo maraming picture niyan. At super, super bait ng kanya mga staff. Si Justin yung nag-assist sa akin mismo. Super friendly niya, super bait. Talagang hindi ka makaka-experience na, makaka-feel ng, ay, na-intimidate ako. Hindi. Kahit si Dandy na Barossa mismo, super bait niya. Tapos, sabi ko nga, ay, gusto ko na yung design. Ano, ang ganda-ganda. First fitting pa lang talagang gandang-ganda na ako sa design. Kasi ang haba-haba din nung ano ko, nung trail ko. Parang 1 meter. 1 meter trail lang yun, pero sobrang haba na. So, second fitting namin, ayan. Ito yung second fitting namin. Medyo kompleto na siya. Ang kulang na lang niya is yung button dito sa may kamay. So, ito na yung itsura. As in, parang ganyan na yung wedding gown, as ano, button na lang yung kulang. Kaya lang medyo parang tingin nyo medyo hindi siya medyo pabaloon kasi wala naman akong suot dyan na ano yun, yung sinusuot sa loob na papabukangkang nung gown.
Hala, nakalimutan ko yung term. Basta alam nyo na yun, yung sinusuot sa loob ng gown para mag-balloon siya. Para mag-balloon. So, yun. Yun yung itsura ng final fitting ko. So, kunuha ko na rin siya nung araw na yan. Tapos, nung araw din na yan, tsaka ko lang pinagawa or pina-request yung aking reception gown. Kasi naging queer ako, sabi ko, pwede ko pa bang ipahabol? Siguro ano yun, mga 1 month before the wedding. Sabi ko, pwede ko pa bang ipahabol yung ano, yung reception gown ko? Ganito lang naman yung peg ko. So, send ko siya sa kanya sa Viber, ganito lang yung peg ko, ganyan. Sabi niya, oh dear, kaya naman. Hindi na lang kinuha yung measurements ko kasi meron naman akong existing na measurement. Ay, ginamit na rin sa wedding gown. And sis, oh my God, napakaganda. As in, bet na bet ko talaga yung gown na to. Kita niyo naman, ayan, mayorong-mayoro ako sa picture na yan. Mayorong-mayoro yan, pero pang reception yan. Tapos, ang presyo nila sa akin dyan ay 3,500 pesos for my reception gown. Wow! So, total nung dalawang wedding gown na yan is 7,000 yung pinakang ceremony gown ko at 3,500 yung aking reception gown. So, total of 10,500 pesos. Meron akong dalawang gown na nagamit sa mismong kasal ko, which is, ayan, napakaganda. Sobrang dami na gantahan talaga dun sa gown ko. Akala nila sobrang mamahalin, sobrang, hindi naman sobrang mamahalin. Akala nila mga nag-range ng 40,000, 50,000, mga ganun. Kasi sobrang haba din niya, hindi siya tinipid sa tela. Tapos, ano, ang bilis ko rin siya nakuha. I mean, 1 month before the wedding, nakuha ko na yung mismong gown. Kasi wala naman siyang mga cheche-boreche pa na mga design. Talagang sobrang simple lang niya. Pinakang nakaka-ano lang sa kanya is yung pavilion dito na talagang, girl, ang cleavage, bitaw, ang cleavage. Talagang yun ang pinakang gustong-gusto ko dun sa wedding gown. Talagang kita-kita yung V-line dito ng aking cleavage. Napakaganda. So, yun na nga. Yun lang yung aking super affordable. So, kung gusto nyo na matry si Dani Tempurasa, kung gusto nyo magpa-design, kumukulog, kung may narinig kayo kumukulog, yun ang muulan sa labas namin. So, kung gusto nyo magpa-design kay Dani Tempurasa, i-visit nyo lang ang kanyang Facebook page and ilalagay ko sa description box below yung kanilang address. And again, guys, disclaimer lang. Disclaimer, yung mga presyo na sinabi ko sa inyo ngayon, posible at malamang sa malamang magbabago siya. Bakit? Kasi nag-pandemic ngayon, sobrang mahal ng mga materials. Tapos, syempre, marami nang nagpapatahi sa kanya. Sobrang in-demand niya talaga sa mga Facebook group ng mga soon-to-be bride. Ang dami nang papatahi sa kanya. So, syempre, kailangan niya mag-hire ng maraming staff. At para mabayaran yung mga staff na yun, syempre, kailangan niya magpatong ng konti dun sa mga dati niyang presyo ng wedding gowns. So, don't expect na makukuha niyo, kunyari ah, just example lang, na gusto niyo yung same design ng wedding gown ko, just don't expect that you will get the exact price. Kasi price pa yan nung 2020. Kasi nagpunta ko sa kanya ay December 2020. So, syempre, 2021 na ngayon, magdi-December na nga ulit ng 2021, magbabago na yung range niyan. Pero hindi naman siya sobrang laki na itataas siguro. Just go to her shop dito sa Taytay, dito sa address na to, and talk to the Dandy herself. Sasabihin naman niya sa inyo kung magkano yan. And ang mapapromise ko lang sa inyo, hindi siya nag-overprice. At I mean, kung magpapatong man siya dyan ng presyo, malamang konti lang yung ipapatong niya. So, super ganda. Ang ganda talagang po. Bibigay ko siya ng rating, girl, 10 over 10. Mabilis gumawa, mabilis kausap. Talagang sobrang linis ng gawa niya. Ang ganda-ganda ng gown ko, ang ganda ng kinalabasan. Expectation versus reality, as in match na match. Walang pinagkaiba. Walang malfunction na nangyari on the day. As in, napakaganda. Hanggang ngayon, andyan pa rin yung gown ko, intact na intact pa din. So, hindi siya nasira. Walang malfunction na nangyari nung araw ng kasal. Fit, maganda yung fit sa akin. Maganda yung pagka-fit sa akin ng dalawang gown na pinatahi ko sa kanya. So, yun lang yung aking kwento for today na aking sit and vlog. Next time, iba naman yung pag-usapan natin. I-share ko naman sa inyo kung paano ko nakatipid sa overall wedding budget namin. As in, i-share ko sa inyo sa susunod na vlog ko para at least kung magpapakasalaman kayo dito, Antipolo area only. At least alam nyo, or mayroon kayong mga idea kung, alam nyo, kung magkano, yung range ng ganitong budget, kung sino-sino yung mga supplier na pwedeng kuhanin, ganyan.
sa mga flowers, wedding bouquets. Oh my God, my wedding bouquet is so amazing. I'm gonna share it with you guys on my next vlog na lang. Kasi sobrang haba na ng vlog na to at antami ko lang sinasabi. So ayun na nga, mga ka-chismis, hanggang sa susunod ulit na vlog. Maraming salamat sa panonood. Babu!